Magandang araw sa inyong lahat. Saan mang party kayo ng mundo, binabati ko po kayong lahat. Welcome to my YouTube channel, Single Moms TV. My name is Mommy Neens. Yeah. Sana po lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan sa gitna ng pandemya. At tayo po ay palaging manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon sa pang-araw-araw. Naririto naman muli ako upang magbahagi sa inyo ng mga bagay-bagay at information about sa katotohanan bilang isang single parent. Okay. Ngayon, ito ay isa sa mga pinagdaanan ng isang single parent. Yung heart broken, pagiging heartbroken. Ngayon, didiscuss ko itong topic na ito. Actually, hinati ko siya sa dalawang parte kasi ito ay 16 na items. Didiscuss ko muna ang unang 8. So, ito ay how to get over a broken heart according to psychologist. So, I did some research and gusto kong i-share sa inyo itong research na ginawa ko tungkol sa kung paano natin malalampasan ang pagiging heartbroken. Ngayon, maaaring ito ay hindi mag-work sa lahat, subalit sa iba maaaring makatulong. Okay? So, ngayon, bago natin simulan ang pag-discuss nito, mangyari lamang po na i-click natin ang subscribe button at notification bell upang kung may mga bago tayong videos ay ma-notify po kayo. Okay. So, ito na. Una, allow yourself to feel your feelings. Yun. So, hayaan natin iramdamin yung sakit ng paghihiwalay natin or pagkakahiwalay natin sa ating partner. Alam nating lahat na ang pakikipaghiwalay ay isang trauma. You know, nasyashock yung sistema ng natin, isip natin, puso natin sa ganitong pangyayari. Diba? Kasi meron tayong kinasanayan, subalit biglang mawawala. So, this is an emotional shock and mental shock sa atin. But, of course, kailangan nating maging mahinahon, maging gentle sa sarili natin. And, para i-allow natin yung sarili natin, aramdamin ang sakit. You know? Kasi makakatulong din ito para maging matatag tayo. You know, parang tinetrain tayo katulad ng mga sundalo, 'di ba? They go through pain, they go through trainings. Then at the end of the day, pagkatapos ng training nila, they are very strong and handa na silang lumaban kung saan man sila ibato sa labanan. So parang ganun din tayo. So yung heartaches is a form of training, na isa sa form of training sa pagkatao natin. Umiyak ka, ibato mo yung gamit, sumigaw ka, okay lang yan. Pero you set time. Hindi naman buong maghapon, buong linggo, ganun yung gagawin mo. Set time. Kailangan mo lang i-release yun. I-release natin yung nararamdaman natin para for us to feel better. Yun. So, yon ang number one. Let's go to number two. So, alam natin yung sa una, alam natin na ramdamin natin yung sakit. Pero, sabi dito, but don't become your feelings. So, ganon. Importante na i-express natin yung nararamdaman natin. Alam natin na maging malungkot tayo. Yeah. Pero yun nga, in a certain period of time, ba, isang oras, dalawang oras lang.
wag naman yung buong linggo, yun lang yung gagawin mo, di ba? After you release the pain, release your emotion, after maialaw yung emotions mo to flow freely, balik ka sa normal. You know, wag mong hayaan na kainin ka ng emotions mo. Yun. So that's number two. Number three, so ito, very important to. Pero, para sa mga marurupok, medyo mahirap to. Sabi nila, sabi dito sa number three, cut off communication with your ex. So, sabi ng psychologist, okay, may scientific reason daw kung bakit sobrang napakasakit para sa atin ang magkaroon ng heartbreak. Okay. Yung feel-good hormones na tinatawag na nakukuha mo from your partner ay bigla ang mawawala. So, ang nagsabi niya to ay si L. Huerta. So, founder siya ng MEND. It's an application online community design para matulungan yung people sa post-breakup. So, yun yun. At ang sabi pa niya, when your partner is no longer there, nag-start ka mag-crave doon sa feel-good hormones. Yun. And if you give in into this feeling and nakipagkita ka uli sa ex mo, mag-struggle ka to move forward and you find yourself stuck months or maybe years. Kaya isang mahalaga na i-cut off mo yung contact mo sa ex mo para makapag-start ka mag-move on. So, in the process, pagkakinat mo yung contact mo, halimbawa sa FB, Instagram, Twitter, email, sa lahat, doon na mag-start na i-allow mo yung pagwasak ng attachment mo sa ex mo. Yun. So, that's number two, rather number three. Number four, find a support system. So, ano ba itong support system na tinatawag? Napakahalaga nito sa kahit anong problema natin sa buhay. Meron akong isang vlog about dealing pregnancy alone. Kailangan din talaga ng support system. Okay, so for support system, for example, nag-go through ka na to heartbreak, you can call two or three people. You can talk to them. You know, maybe hindi friend, kung sino mang taong mapagkakatiwalaan mo. For example, yung iba, preacher, pastor, leader ng mga religious community kung saan ka nabibilang. You can talk to them, pwede ka magpa-counsel. Share ko lang, noong nagdadaan ako sa depression at heartbreak nung pagkakahiwalay namin ng partner ko, yun, I used to go to a preacher. Nagpapa-counsel talaga ako. Nagpapa-pray over ako. It somehow helps to make you feel better, but hindi siya totally nawawala. So, gradually, mawawala siya. Pero hindi immediately. And not only preacher, but also to my friends. Naranasan ko pa nga, kahit sino, basta yung open na alam kung pwede kong mapagsabihan, it helps me to feel better, pero hindi siya totally na nawawala. Parang mararamdaman ko, okay ako, then the next day, mararamdaman ko na naman yun, hanap na naman ako na makakausap. So, it's very important. So, one way to overcome heartbroken is to talk to your friends or to whom someone you trust. Okay, then next is exercise. Okay, bakit? Pag nag-exercise tayo, meron tayong tinatawag na hormones na nare-release, which is endorphins, which is happy hormones. Ito yung hormones na nare-release kapag ka in love tayo, masaya tayo. So,
sa pag-exercise na lumalabas din tong hormones na ito sa ating katawan, or we will feel still happy. And it helps kasi nagpapawisan ka and you're becoming healthy pag nag-exercise ka. Siyempre, lalaanan mo yun ng oras. Yun yung maganda pagka nagkaroon kayo ng separation, nagkakaroon ka ng time sa sarili mo. In giving time for yourself, i-add mo agad pag-exercise. Sa sexy ka pa, gaganda ka pa, magiging healthy ka pa, at the same time, magiging masaya. Kasi yun yung mararamdaman mo yung pagiging masaya kapag nag-exercise ka. Kasi nga, nagre-release siya ng endorphins. So, it's science-related din ito. Yung pagiging masaya natin, hindi lang dahil sa may jowa tayo, merong nangyayari sa loob ng katawan natin kung bakit natin to na-feel, which science explains why. Yun, because of this happy hormones, which is endorphins. Yun. Okay, so number 6, remember what sucked. Ito yung sinasabi nila na think of the negative things, bakit kayo naghiwalay. Think of the negative things about doon sa partner mo. Parang nagiging reason yon para maging strong ka. Mas matutuwa ka sa kalagayan mo kasi nalayo ka doon sa hindi magandang sitwasyon. So, isipin mo na hindi maganda yung sitwasyon mo dun sa ex mo. Hindi, may mga hindi maganda siyang traits. Yan. Basta isipin natin yung hindi magaganda sa partner natin. Kasi kung isipin may maganda, manghihinayang ka, diba? Within your relationship, maaaring maraming hindi magandang pangyari. Mayroon lang sigurong maswerteng tao na talagang lahat, parang heaven, all throughout na sa relationship nila, heaven, pero hindi lahat ganon. Kaya nga kayo nag-break, di ba? Kasi hindi maganda yung nangyayari sa relationship nyo. Ayun, na you are looking forward na magkaroon ng mas magandang buhay, maybe sa ibang partner, or maybe mas maganda yung magiging buhay mo kung wala na siya sa buhay mo at magsasolo ka. Yun. So, number 7, we have take care of yourself. Ito, maganda din to. Kabilang to yung exercise. In taking care of ourselves, we can do exercise. Magpaganda tayo. Mag-train tayo. Mag-gain tayo ng iba't ibang knowledge. Yun. Kasi mayroong mga pagkakataon na during our relationship is napababayaan natin yung sarili natin. Kasi nagiging kampante tayo, hindi na tayo nagpapaganda kasi iniisip natin na ay, tanggap naman ako ng partner ko, mahal naman ako nito. So, ang tendency nun, pagbayaan na lang natin yung sarili natin, hindi na tayo nag-aayos, hindi na tayo nag-exercise. Yun, kasi kampante na tayo. Kung mapahiwalay tayo sa partner natin, it's time for us to take care of ourselves. Magpaganda ka. Kung iniwan ka at pinigpalit ka sa iba, magpaganda ka. Yan sa mayan sarili mo. Pag nakita ka niya, wow, eto yung sinayang ko. Diba? Dahil maganda ka na, mas sexy ka na, mas confident ka na sa sarili mo. Ibalik mo yung power sa sarili mo. Ibalik mo yung dating ikaw, kasi most probably nakalimutan mo yung sarili mo during the relationship. Nakafocus ka lang sa kanya, nakafocus ka sa relationship nyo. Yun, make yourself a better person once na naghiwalay kayo. So, dapat look forward mo yung sarili mo na mas magiging maganda ka, mas magiging maayos ka, mas magiging confident ka. And at the same time, palaguin mo yung financial status mo. Diba? Maghanap ka ng trabaho or kung may trabaho ka, i-goal mo yung promotion. Diba? Doon ka na lang mag-focus. I-divert mo yung attention mo doon sa pag-improve ng sarili mo at pag-improve ng career mo. Para pagka nakita ka niya ulit, diba? Ibang-iba ka na. So, manghihinayang siya. And sasabihin mo, who you? Diba? Pag bumabalik sa'yo. Ayun. Then, ito yung last part for the first part of our vlog. Don't judge the length of your healing process. So, it means na allow the time for you to heal.
hindi ibig sabihin na isang taon yung relationship nyo, isang taon din ang pag-heal mo. Hindi. May times na mabilis ang healing process. Ngayon, depende kung paano ang step na gagawin mo at kung paano mo ito tatanggapin sa sarili mo at kung paano mo kung paano ka mag-take ng step to move on. Okay. So, merong mga relationship na siguro maikli lang pero ang daming magagandang memories kaya noong nag-break sila, ang tagal niya bago makarecover na. Pero yung talagang matagal na relationship, alam mo, inabot ng napakaraming taon, mahirap talaga makamove on pag ganun. Pero depende pa rin siguro kung yung dami ng taon na yun ay maganda ba ang relationship nila or hindi maganda. Kasi kung hindi naman maganda yung relationship mo within that year, nagstay ka lang kasi for some reasons, madali ka makaka-move on. Pero may marang maiikli lang, pero sobrang happy yung relationship nila na may nangyari lang na hindi maganda kaya kaya sila nagkahiwalay or nag-break. Napakahirap mag-move on dahil sa mga good memories. Yun. So, allow yourself na mag-heal. Huwag nating madaliin. Huwag nating madaliin. Mahirap pag minamadali ang proseso dahil hindi nagiging maganda yung resulta. Basta isaisip natin na kung gaano mang katagal yung relationship na, it's not necessarily na ganun din katagal ka makakapag-move on. So, it depends on the steps na itetake mo para mag-move on ka. Ayun, or para mag-heal yung heartbreaks mo. Ayun, well, this is the end of the first part of our vlog. I'll be creating a new video for the second 8 ways to overcome this heartbreak. Yeah. Yun, thank you po sa lahat ng mga nanood. And sana meron kayo napulot kahit konti. Kung hindi man lahat ay ma-i-apply sa inyo kung nagdadaan kayo sa ganitong problema, sana makatulong kahit papaano itong video na ito. And don't forget to subscribe to my channel. Click the notification bell and subscribe button. And don't forget to pray. I hope to see you in my next video. Have a great one, everybody. Bye!